Ayun, level up TV po. Update lang po tayo dito sa ating mga bagong walay ng mga biik. Ngayon po, malalakas na silang kumain. Masisigla. Walang nagtatae, walang malungkot, walang matamlay. Kaya nakakatuwa lang silang panoorin. At dito po, makikita nyo na marunong na po silang uminom sa drinker. Sila kung paano po sila umiinom at paano po sila mag-agawa sa pagkain. Ganyan na po sila kalakas kumain ngayon. Bago po tayo maghiwalay ng ating mga biik sa kanilang mga inahin, i-disinfect na po natin yung kanilang paglilipatan, kung ililipat sila o kung inahin ang aalisin sa kulungan. Ito pong sa amin, inilipat po namin ang kulungan. Naiwan po ang mga nanay doon sa kanilang dating kulungan. Napurga na rin po yung mga inahin, mga nanay nila. At ito po mga biik, pagka isang linggo po pagkawalay nila, bibigyan na rin po sila ng ivermectin lahat ng ating Dr. Beth na si Dr. Kenneth. Shout out Dr. Kenneth sa'yo. Kumusta na? Salamat ng maraming marami sa iyo sa mga tulong mo sa aking munting babuyan. At yun nga po, marunong na po silang uminom bago po sila inilipat. Nakapaglagay na po sila ng drinker para sa mga biik. Nag-install na po sila. At nung pong unang-unang araw nila sa pagkakalipat doon, binayaan lang po na medyo loose ng konti yung gripo para po meron tubig na tumutulo. Ngayon, nung nakita po ng mga biik na may tubig doon tumutulo, yun, kinakagat-kagat na nila hanggang natuto na po silang umino. Ganun lang po kadali magturo sa mga biik. Kasi kung hindi nyo po alam, ang mga baboy po matatalino po yan, madali po silang turuan. Minsan nga po eh, masasabi nyo na matalino pa sa nag-aalaga eh. Joke lang. Ayan po, magkahiwalay po sila. Yan pong may mga itim na yan, yung marami. Yan po yung mga pambenta. At doon po naman sa kabilang kulungan, yung po mga, ayan po, umiinom sila o tinan nyo. Doon po sa kabilang kulungan, doon po naman nakalagay yung aking mga ititira, yung hindi po ibebenta. Yung pong ating junior boy, si Lucas, ang ating bagong barako. Ayan po, tingnan nyo sila umiinom. Ganyan lang po kadali magturo ng pag-inom sa ating mga alaga. Yan po yung aking ititira. Yung pong di kulay, siya po yung barako. At yan pong mga puti, yan po ang matitirang gagawin nating bagong batch ng inahin. Nakakatuwa po sila. Sa ilang araw na po silang walay, wala namang nagtatae, wala namang mahina. Nakakatuwa lang kasi masisigla pa rin sila. Malalakas na silang kumain. Kaya ihanda lang ang pambili ng maraming pakain. Ganyan po sila kalakas kumain. Sana nga po mabenta ka agad yung batch na mga pambenta para mabawasan na ang pakakainin. Kasi kahit po ganyan pa lang sila, malakas na po yung kumain. Umubos na po yan ng 5 to 6 kilos a day. Pero nakakatuwa lang kasi hindi naman sila pumapayat kahit nawalan sila ng gatas. Kasi from the beginning pa lang, 5 days old pa lang sila, tinuturoan na namin kumain. At yun nga po, kasabay niyan ang Norovit. Ang Norovit vitamin at ang Elect-B. Ang Elect-B ko kasi, ang Elect-B ay electrolytes. At ang Elect-B po ay napakalaking tulong sa digestion ng ating mga biik.
Kahit po marami silang kainin, kahit po uminom sila ng marami, bigyan mo pa ng mga dahon-dahon yan, mga Madre de Agua. Hindi po sila nagtatae. Yun lang po ang kagalingan talaga ng Bimig. Talagang buong-buo po ang tiwala ko sa Bimig. Kaya bakit pa tayo hahanap ng iba? Dito na tayo sa Subok na. Subok na pati ang ating Dr. Bet. Diba, Doc Kenneth? Yun lang nakakatuwa sa Bimig eh. Alaga ka na sa pagkain, alaga ka pa sa gamot, alaga ka pa sa doktor. Yun yung masaya. Nakita nyo, dalawang kulungan, magkatabi sila. Pero nung unang araw ng pagkakahiwalay nila sa inahin, grabe ang gulo, hindi mo maririnig, hindi magkakarinigan pag may magkausap. Kasi talagang napakaingay nila. Iyak sila ng iyak dahil nga biglang nawala ang nanay, biglang nawala ng dede. Napakasakit yun sa mga big. Pero ngayon naman okay na, ayan, tahimik na sila. Ang problema na lang dyan yung magdadagdag po tayo ng pakainan kasi pagka po nagpapakain, siksikan sila, nagbabalyahan. Nai-stress din sila sa pagkain kaya magpapadagdag po ako ng labangan ng kainan nila para hindi sila nagkakagulo, hindi sila nag-aaway at lahat sila sabay-sabay na mabubusog. Nakakatuwa man ang aking mga baboy. Talagang ito ang aking stress reliever. Kahit ako naiinis, kahit ako napapagod, panoorin ko lang ang mga videos ko ng tungkol sa aking mga baboy. Sige po, matatapos na po. Hanggang sa susunod na lang. Sana po huwag kayong magsawang manood ng aking munting channel. Pa-like and subscribe na rin po.